Hello, good evening guys. Kumusta kayong lahat? Maraming salamat sa lahat ng subscribers ko. Road to 300 banana na ako. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Maraming pong salamat sa lahat-lahat. Hope na patuloy niyo po akong suportahan sa aking mga videos sa aking channel. Nandito ako ngayon guys para meron ako ituturo sa inyong pangpaswerte. Itong pangpaswerte na to, hindi siya mahirap hanapin. Nasa kusina lang natin. Napakadali lang guys. Basta gagawa kayo ng may paniniwala na 100% na paniniwala. Tiyak magtatagumpay kayo at suswertihin kayo. Napakadali lang. Sa pamamagitan lang ng maghuhugas lang kayo ng ano, ng garapon, kahit anong klaseng garapon guys. Yung mga garapon na pinagamitan ng mga palaman natin, pwede nyo hugasan yun. Tapos hugasan nyo ng mabuti, tapos hugasan pa rin nyo, di paghugas nyo, hugasin nyo mabuti yon, tapos banlian pa nyo ng konting suka bago nyo itaob sa may araw sa silangan banda. Pagkatapos nun matutuyo na yun, bukas nyo gagawin to guys, kasi Friday bukas, kasi itong pangpaswerte na to gagawin lang natin sa Martes, Biyernes at saka New Moon or Full Moon. Pwede natin gawin yon. Pero itong pangpaswerte na to guys, hindi mo bibilhin. Hindi mo kailangang bilhin. Nasa ano lang, nasa bahay lang natin. Hindi mo talaga kailangang bilhin, promise. Napakasimple lang kailangan natin. Garapon. Asin at saka tubig lang guys. Pwedeng tubig na mineral water, pwedeng tubig sa garipo. Yun lang, napakasimple lang, 'di ba? Napakasimple lang ng kailangan natin. Yun lang talaga ang kailangan natin. Pero dapat gawin natin sa yung 100% na paniniwala. Napakadali lang niya. Gawin lang natin sa oras ng sa pamamagitan ng 6:30 in the morning until 8:30 in the morning. Tapos pagkatapos natin maggawa, i-ano muna natin siya sa araw. Napakasimple lang. Maglalagay lang tayo ng tubig sa garapon. Lampas ka lahat eh. Depende sa laki ng gagamitin nyo. Tapos, maglagay lang tayo ng pwedeng isang kutsarang asin. Pwedeng tatlong kutsarang asin. Yun lang. Garapon, tubig, at asin. Pangpaswerte yun, guys. Maniniwala ba kayo na ang tubig ay wealth? Ang asin ay pangpaswerte kahit sa anong aspeto ng na saan mo gagamitin. Napaka mabisa ang asin, pangpaswerte. Kaya ngayon ituturo ko sa inyo. Isa-isahin ko lang pagturo sa inyo, guys ha. Kasi marami akong alam na pangpaswerte na hindi ko talaga paginawa na i-video. Pero ang dami-dami na nagtulak sa akin dahil marami na akong tinuturuan na sinuwerte sila. Step by step ko lang ang pagtuturo sa inyo, kasi hindi naman pwedeng isang beses lahat na hindi naman natin maano yun, di ba? Number one muna, ito muna, tubig, asin at saka garapon lang ang kailangan.
Sorry guys, may tumawag. Yun lang ang kailangan natin. Simpleng simple lang. Tubig at asin. Garapon, tubig at asin lang. Napakasimple lang. Tapos, pagka naglagay na tayo ng tubig at saka asin, doon tayo bubulong guys. Bubulongan natin sa lahat ng gusto nating sabihin. Tapos ilagay natin siya sa silangan. Pagkatapos natin gawin, bukas kasi Friday, bukas 'di ba? Ngayon is Huwebes. Ilagay natin siya sa may silangan banda. Painitan natin siya ng 30 minutes or 1 hour. Pwede na 'yun siya, guys. Tapos saan natin ilalagay? Pagkatapos natin mapaarawan sa ilalim ng kama natin. Tapos huwag nyo hayaan guys na matuyo yun ha. Pagkasilipin nyo. Kapag umapaw siya, ibig sabihin guys, pag umapaw yung tubig na inilagay nyo doon, ibig sabihin, hinahadlangan niya ang mga masasama na instead na gagalawin kayo, siya yung haharang doon. 100% pagka ginawa nyo to, masasabi nyo guys na totoo pala. Napaka ano nyo nito guys, napaka bisa na proteksyon, pangpaswerte. At hihigupin nito lahat ang mga negatibo. Pero dapat linisin muna natin ang ilalim ng kama natin ha. Kung wala kayong kama, nakahiga lang kayo sa yung bed na pangalan nito na tinitiklop lang natin. Pwede ito sa may gilid lang na hindi siya matatab, yung hindi masasagi guys ba, para hindi siya matumba. Hindi siya matapon. Kasi hindi maganda guys kapag natapon siya sa sahig. Malas ang aabutin natin pag natapon siya sa sahig. Kasi ang asin dapat hindi maano sa sahig natin. Kaya tuturo ko sa inyo step by step. Subaybayan niyo lang yung mga videos ko na i-upload sa pampaswerte. Marami akong ituturo sa inyo. Marami guys. Hindi to katang isip lang. Kasi marami na akong tinuruan na sinuwerte sila guys. Sila na nga nagtulak sa akin na ba't hindi ko daw gawin na i-video para daw marami pa akong matulungan at maturuan. Kaya sabi ko naman kasi lagi akong busy. Kaya matagal na akong nag-start nitong channel ko, pero hindi ko siya nagawang bilisan na gawa ng busy ako. Dahil wala dito ang kasama ko eh, sa trabaho. Nasa Pilipinas siya. Natrap. Hindi siya nakabalik pa. Kaya hindi ako nakapag-video. Pasalamat lang ako guys sa isa sa kamag-anak ko na nagsabi sa akin na tuloy ko daw. Kaya ito ako ngayon. Nag-start lang ako ulit nung pizza 15 na gumalaw ulit. Pizza 15 lang nitong August. Pero matagal na akong natenga guys. Matagal na akong hindi gumalaw. Pasalamat lang talaga ako sa Panginoon na mayroon akong isang kamag-anak na nagsabi sa akin na ituloy ko. Kasi sayang. Tsaka marami naman akong alam na dapat ma-i-share ko rin sa inyo. Hindi siya yung kalokohan lang. Ay, kalokohan yan. Ganyan, hindi siya guys. Ako na magsasabi sa inyo. Grabe siya, mag-protect sa inyo.
Kapag umapaw yung asin, ibig sabihin guys, may mga negatibong nandyan sa loob ng bahay nyo. Hayaan mo lang siya. Palitan nyo lang ulit. Pagka ganun, gagawa kayo ulit basta Martes at saka Biyernes. Huwag na huwag kayong gumawa ng ibang araw. Gagawa lang kayo Martes at saka Biyernes talaga. Tubig, garapon at asin lang. Dapat marami kayong huhugasan na garapon at i-energize nyo sa araw. Kasi makakatulong sa atin talaga guys. Napakasimple lang niya gagawin. Pero napakaganda ng impact. Tulad ng mga nawala ng trabaho. Tapos tinuruan ko na gawin to. Oh, ngayon nagkatrabaho sila guys. Marami na akong tinuturuan na laging nagsasabi sa akin, ba't hindi mo gawin yun na i-video para marami ka pang matulungan? Sabi ko naman, darating din tayo dyan. Kaya ito na ako ngayon. Isa akong magpapatotoo sa inyo. Ganito lang gagawin nyo guys. No? Ito na yun siya oh. Tubig at asin. Sa pamamagitan ng tubig at asin, lahat ng mga pangarap ko sa buhay ay matupad. Lahat ng mga kahilingan ko ay matupad. Lahat ng mga masasama hindi sila makakapasok sa pamamahay ko. Pagkalooban nyo ako ng siksik ligig at maapaw na biyaya. I-wish nyo lang yung talagang taimtim kay manalangin na kaharap kayo sa silangan guys. Tapos pagkatapos na ito guys, ilagay nyo to dito sa may silangan. Kasi ito yung silangan ko guys eh. Area ko na to sa silangan ako nakaharap. Ano siya? Ilagay nyo lang to sa may silangan ng 30 to 1 hour. Bukas nyo gawin guys ng ganito. Tubig at asin. Itong tubig ko. Tapos yung asin guys, depende sa inyo kung gaano karaming asin ang ilalagay nyo. Pwedeng isang kutsara or tatlong kutsara. Pwedeng ganon. Tapos ilagay nyo, i-energize nyo siya sa may silangan ng 30 minutes to 1 hour bago nyo ilagay sa ilalim ng inyong kama. Basta umaga lang siya guys ha. 6:30 to 8:30 pwede nyo gawin yun ng umaga. Hindi siya gabi. Pero pag new moon at saka full moon, pwede nyo gawin sa gabi. 7 o'clock until pataas yung buwan. Hanggang 8:30 or 9. Depende sa kung saan kayo banda. Katulad dito sa amin, sa Korea, matagal ang buwan umakyat guys. Para siyang, kasi advance kami ng 1 hour sa Pilipinas. Kaya ang oras sa Pilipinas is alas 7. Nandiyan na siguro ang buwan dito kasi madalas nakikita ko ang buwan nasa taas, alas 9 na. Hindi siya yung alas 6 nandiyan na kasi summer ngayon, mas matagal mawala yung araw kaysa hindi katulad sa pag-winter. Pag-winter kasi maagang magdilim. Tapos ngayon summer kasi matagal ang araw mawala. Ngayon naman may buwan na. Pero ano na kasi ngayon, anong oras na ba? 7:30 na. 7:30 na ng gabi dito sa Korea. Kaya nag-ano talaga akong na mag-video sa inyo para sa simpleng paraan lang makatulong din ako sa inyo. Sa simpleng paraan lang ng tubig, asin, at garapon lang ang kailangan nyo. Matutulungan ko kayo. Hindi to siya biro, guys. Gawin nyo lang sa tamang oras at 100% na naniniwala kayo. Magkakatotoo yan. At proteksyonan kayo nito. Huwag nyo lang hayaan na matuyo ito dyan sa ilalim ng inyong kama. Kasi, mamalasin tayo. Dapat,
pagat silipin nyo yung kung sa kama, kung sa ilalim ng kama nyo nilagay, silipin nyo siya. Kung gaano na siya ka dami ang tubig na naiwan, yung ganyan. Tingnan nyo kung umapaw ba siya. Kasi, nangyari na sa akin guys na talagang umapaw siya guys. Pagkalagay ko, kinabukasan, nagulat ako, yung asin nandito na. Talagang umapaw na siya dito. Kaya, sabi ko, may negative. Maraming negative na nakapalibot sa akin. Kasi nandito naman talaga ako sa bundok, di ba? Kaya, pinalitan ko lang siya. Hinintay ko lang yung Martes at saka Bernes. Kasi Sabado yun, di ba ginawa ko ng Friday, kinabukasan Sabado. Inintay ko na lang yung Martes ng pagka next week noon para magpalit ako ulit. Kasi, hindi pwedeng magawa ka ng Sabado. Kasi, ang ano na to, gagawin lang natin pag Martes at saka Biyernes. Or, full moon or new moon. Yun lang talaga. Sana makatulong ako sa inyo guys ha. Hinaot-unta nga makatabang ko sa inyo ha, mga friendship ko. Nga sa simple lang na pamaraan, swertihin tayo. Hindi lang ako, hindi lang kayo, lahat tayo. Na sino po yung mag-view nitong videos ko or mag-play ng video ko na makakuha sila ng way kung paano gumawa ng pangpaswerte na simpleng paraan lang. Kasi, karamihan sa tao kasi, hey, hindi yan, ganyan, ganyan. Diba, maraming mga negative na tao. Kaya, hindi naman natin sila masisisi. Kung sino yung maniniwala, yun yung magbibenepisyo nito. Kung sino yung gagawa at maniniwala sa video ko na to. Mabuhay kayo. Pagpapalain kayo ni God. Ako guys, hindi naman ako nagbibideo para lang sa sarili ko. Hindi naman ako yung hinahangad ko talaga na ganito ganyan. Hindi. Gusto ko lang talagang makatulong sa kapwa. Kasi, sabi nga, mayroon ako napanood na video kung busilak ang puso mo, gumawa ka ng channel sa YouTube. Kasi, marami kang matutulungan. Kaya ako nagawa ng video, nagawa ng channel sa YouTube, guys. Kasi, hindi nyo man may tanong, yan ang puso ko. Napakabusilak. Busilak na busilak, guys. Gusto ko makatulong sa kapwa. Marami pa akong gustong i-share sa inyo. Lalong-lalo na sa life ko. Napaka-dami kong dinanas na pagsubok sa buhay nang hindi alam ng mga tao, hindi alam ng karamihan, lalong-lalo na sa pamilya ko. Kaya ito ang way ng ano ko. Sorry guys, sana iyak ako. Ito yung way na makatulong. Gusto ko makatulong sa kapwa. Actually, tumutulong naman ako. Tumutulong talaga ako. Pero gusto ko pang mas makatulong pa sa kapwa. Sa ganitong paraan. Pasensya na kayo dahil napaka ano talaga ng luha ko. Hindi ko pa kasi na-share sa inyo kung ano ang dinanas ko sa life ko dito. Maano siya guys, pwedeng gawing drama. So, hanggang dito na lang guys ha. Daghang salamat. Maraming salamat. Thank you so much. Hope na maibigan nyo yung sinishare ko sa inyo at
makatulong po ako sa inyo. God bless. Keep safe, everyone. Bye-bye.